Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga naniniwala sa mga iba't ibang mga pampaswerte? Ako po mga bossing ko ay may ituturo sa inyo sa kapangyarihan naman po ito ng pusa or kaya ng itim na pusa. Kaya kung kayo po ay mayroong pusa sa inyong puntahanan, hindi na kayo mahirapan. Ito po mga bossing ko, mapapusang itim or kaya ay mapapusa na ordinaryo mga bossing. Ito po ay marami po mga dulot na kumbaga hindi ka maniniwala kung hindi niyo po ito susubukan. Kaya kung kayo po isa sa mga naniniwala sa ganito, ang video ito ay para po sa inyo. Iba't iba mga pamamaraan mga bossing ko upang sa ganun ay mag-flow po sa atin ang kaswertihan. Ako po may ituturo sa inyo na maganda na subukan niyo po itong gawin. Kayo po mga bossing ko ay halimbawa may piece-piece po kayo, may piece-piece. Ngayon, sabihin niyo po dito sa piece-piece po natin, halimbawa sa mga tinik-tinik natin, sabihin niyo dito, banggitin niyo ang lahat ng inyong numero na laging tinatayaan. Sabihin niyo po dito ay magkakaroon ako ng maraming pera at ako ay tatama sa numerong ito. Banggitin niyo po yan. Pagkatapos, ipakain niyo po yan sa pusa. Kahit anong kulay ng pusa mga bossing, kasi mahirapan pa kayo pagkaitim, pero mas mainam sana kasi yung mga rare na yan, yung mga pambirang yan, yan po ay isa sa mga may dulot na kaswerte yan kasi birang-bira talaga. Ako po mga bossing, gusto ko nga po mag-alaga ng pusang itim. Kaya lang, ay ayaw po ng Mr. Kot, kumbaga, ang dami na po naming alagang aso, ganun din po yung, kumbaga marami na kami mga alaga po dito, kumbaga madadagdagan pa, hindi na daw po niya kaya. Pero ako, gusto ko talaga yan, yung imported na pusang itim. Ayan. Ngayon po mga bossing, basta kahit anong klaseng pusa, basta ganun po ang inyo pong gawin. Kada kayo ay may piece-piece, magpakain po kayo dyan. Kasi ang pusa po, makapangyarihan din po yan mga bossing. Yan po nakakita po yan ng mga hindi natin nakikita ng mga iba't iba. Halos lahat po yan, makapangyarihan po yung mata po niyan mga bossing. Ngayon po mga bossing, kaya mainam din na meron kayong mga pusa. Kasi takot din po dyan ng mga bad spirit. Kasi yung mata po niyan, nagtataboy po yan ng mga bad spirit. Minsan po ba nakakita niyo parang umiiyak o nagsasalita po ang pusa na wala naman po siyang kaaway. Pwera lamang kung may kaaway siyang pusa mga bossing ha. Pero yung siya lang po mismo, ganyan ang ganyan. No, wala naman, may nakikita po yan mga bossing. Makapangyarihan po ang mga yan. Kumbaga may third eye ang mga yan. Ngayon po mga bossing, ganito pa. Halimbawa naman po ang inyong karelasyon ay nagluko. Kumbaga siya po nag-cheat sa inyo. Ganito po inyo pong gagawin mga bossing. Kumuha po kayo ng isang isda. Pagkatapos, isulat nyo po dito ang tunay na pangalan at apelyido ng inyo pong karelasyon. Tapos, isulat nyo po dito na sa inyo lamang siya at hindi na siya magluloko. Ipakain nyo po ito sa pusa. Lutuin nyo po muna mga bossing, lutuin nyo. Pagkatapos, ipakain nyo po yan sa pusa. Pero pwede na rin hindi luto. Kung kayo po gustong-gusto nyo na talaga siya na ano, pwede hindi naman luto. Kasi di ba kinakain din naman siya ng pusa na kahit hindi po siya luto. Yung isda, minsan nga po naglilinis ka ng isda, tinatangay na di ba? Yung kumbaga hilaw pa, nachichibog na agad ng isda. Ayan po, basta isulat nyo po dyan ang kanya tunay na pangalan at apelyido, pati isama nyo na rin ang birthday. Tapos isulat nyo na sa inyo lang at wala na kayong magiging kaagaw pa. Ay nako, wala na kayong magiging kaagaw pa po dyan. Yan po ay ilan sa mga magaganda sa pamamagitan naman po ng pusa. Marami po tayong pwedeng gawin dyan sa pamamagitan ng pusa mga bossing. Baka isipin po ninyo kumbaga may alinlangan sa mga ganyan, ayokong gawin yan. Siya, huwag niyo po tatangkain gawin. Pero kung kayo naniniwala, ito pa po mga bossing ko, maalala ko pa. Yung itim na balahibo ng pusa, o kaya na kahit anong klase ng pusa, ihalo niyo po yan sa pabango po ninyo. Nako mga bossing, yan po ay kakapitan kayo ng kaswertihan. Lahat ng kung ano man ang nanaisip po ninyo, yan po ay matutupad. Lalo-lalo na kung ikaw ay may lubos sa paniniwala. Kasi yun po yung pinaka-mayor po niyan. Kailangan may lubos kang paniniwala para gumana ang inyong law of attraction. Kaya kung pinaniwala sa mga gatong mga pamamaraan, subukan niyo po itong gawin. Yun lang po guys. Salamat po sa panood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing. Good luck po sa inyo lahat. Salamat po.